Saya-saya ko yung view para niyo. Wait. Yung video ko. Ama! Anong sakit ang sinapit mo sa bayang pinaglingkuran? Bakit nagkaganito? Nag-aari ang kasamaan sa karyan. At kung sino ang magsasabi ng katotohanan, ay haharap sa tiyak na kamatayan. Ah! Kapalaran! Ito ang aking sinapit. Clarida, aking sinta. Napakasaklap ng ating pag-ibigan. Bakit ka nagawang agawin ng aking ama? Ginawa ko na lang ang lahat para sa kanya. Sinunod ko ang kanyang mga pag-uutos. Pero bakit? Bakit nagkaganito? Ah! O Panginoon, naway kapuutan at pagkaparusahan ang mga masasama. Alam kong nangyayari ang lahat ng ito para sa ibubuti ng lahat. Ngunit ang tanging hiling ko lamang ay hindi kalimutan ng aking minamahal na si Laura. Laura! Magpahinga ka muna, kaibigan. Kailangan mo pa ng kalakasan. Sino ka? Ako si Aladdin, isang gererong Moro na nanggaling sa Persia. Isa kang Moro? Bakit mo ako tinulungan? Magkaiba tayo ng reliyon at sikta. Kaibigan, walang kinalaman ang reliyon sa pagligtas ng isang buhay ng tao. Ngunit marami nang namatay na Moro sa aking mga kamay. Sapagkat ang digmaan ay digmaan. Marami na rin Kristiyano ang namatay sa aking kamay. Ngunit magkaibigan ang nagkagis ng sekta at pananampalataya. Kapwa tayong nagpapakatao sa panahon ng kagipitan. Ngayon kaibigan,
Maaari mo bang ikwento sa akin kung bakit ka napadpad sa ganitong lugar? Kung sana ako'y naging taga-Protona at hindi taga-Albanos, hindi sana ganito pasaklam ang aking kapalaran. Ngunit nagpapasalamat ako dahil ako'y nabuhay. Aba, ina, ganito na po ako. Dati sa nag-aalala namin ina Florante, may nakapagsabing nangaso ka daw sa kagubatan. At madalas din ang pagpunta mo sa balis anak, papanganib ang pagpunta roon. Nagawad po, ina. Naisko lang po naman kung napakinggan ang tunog ng wheel at ang mga nero. Mag-aaral si Florante sa akin. Hindi mo maaaring ilayo sa akin ang anak ko. Ngunit nasa wastong edad na si Florante. Kaya panahon na upang matutot na sana si Florante. Hindi! Hindi! Florante, nasa wastong edad ka na upang ipadala sa Atenas. At ang muskos mong isipan ay mamulat. Kaya pagdating ng panahon, maharap na sa Albania bilang isang magiging natin. Masasanay ka rin, Florante. Marami kang magiging kakilala at marami ka rin magiging mabuting kaibigan. Tulad ng aking pamangkin na si Minandro, buksan mo lang iyong mga mata at maraming karunungan ang mamamahanan sa iyong kaisipan. Salamat po. Kaibigan, di mo sinasabi na may antingin ka palang katalinuhan? Di naman. Nasa pagsisikap lang yan. Florante, ang galing mo. Kahit bagong salta ka pa lamang, ay nagpapamalas ka na ng aking galing at galing. Salamat. Ngayon lang yan. Hindi mo ako maaaring maikitan. Antenor! Garito na ang listahan ng magsisiganap sa ating dula-dulaan. Adolfo, ikaw ang napili ko bilang s**te. Menandro, ikaw naman si Yucasta. At Florante, ikaw naman si Yucas. At isa sa mga kaeskwela nyo ay si Adastra. Ngayong alam nyo lang inyong mga gaganapin, maaari na kayong maging sayo. Di tayo ka kumamatay, Florante. Dahil ikaw lang mamatay sa ating dalawa. Kamusta na kaya siya doon? Huwag kang mag-alala, mahal. Nasa mabuting kalagayan siya. Magpahinga ka muna upang sa pagbalik ng ating anak, makita ka niyang malakas. Ah! Minandro! Kuwang-kuwa mo talaga na maging Yucasta. Ibig sabihin lamang nun na isa akong isang magaling na artista. Kayang-kaya kong gumanap bilang isang babae at biruin mo, kaibigan, si Reyna Yucasta ang magiging papel ko. Tama ka dyan. Uy, Adolfo, sama ka sa amin. Hayaan mo na lang yan si Adolfo, kaibigan. Kung mga nakaraan na araw, palagi siyang walang kibo. Mabuti pa at magsanay tayong muli ng ating linya. Floresca, oras na para kumain ka. Floresca, gising na. Floresca, hindi magandang biro ito. Paano na ang anak natin si Florante? Floresca! Floresca!
kaibigan, pinapatawag ka ni Tio Antenor. Magmadali ka raw at magpunta roon. Ah, ganun ba? Sige. Hindi na. Hindi. Hindi. Kiramay ako, kaibigan. Nagkasakit si Inan ng malubha. Wala ako sa kanyang tabi. Wala man lang akong nagawa para sa kanya. Dalawang buwan nang lumipas na sa kabilang buhay ng ito. At dumating na ang kinahihintay mo. Nariyan lang yung sundo, Florante. Sapat na ang talino at lakas mo na natutunan mo sa parang ito upang humarap sa bayang Albania na may dalang pagmamalaki. Ngunit mag-ingat ka sa maaaring ihanda sa iyo ni Adolfo. Florante, tandaan mo, maghiliw at maligaya ang pagsulubong sa iyo ni Adolfo. Mas pag-ingatan mo, ituring mo siyang kaaway na paligid. Tatandaan ko po ang inyong bilin, Guru. Hanggang sa muli, kaibigan. Ginandro, maaari kang sumama kay Florante papuntang Albania upang maging gabay sa kanyang pakikipagsapalaran kung yun ang iyong nais. Talaga po. Maraming salamat po, Guro. Maraming salamat po, Guro. Walang anuman. Tungkulin ko yun. Sige, lumayag na kayo. Ama! Florante, anak! Nasa masamang kalagayan ang kahariang Protona. Kung malakas lang sana ako, ako ang susugod sa kahariang Protona upang tulungan sila. Ama, nais ko pong paglingkuran ang kahariang ng Protona. Ngunit magigiting at matatapang ang hukbo ni Osmalik. Para po sa aking ina at sa bayan ng Protona, sana po ay maintindihan niyo. Natutuwa ako sa pagbabalik ng anak ng pinakamamahal kong tagapayo. Kawawang isga ng iyong ama at ikaw ang magiging kapalit ko sa kahariang Albania. Maganda ka sapagkat ikaw ang gagawin kong general laban sa mga morong sumakop sa kaharian ng Protona. Malugod ko kung tinatanggap aking hali. Isa po ang kapat na lingkod ng Protona at Albania. Mabuti kung ganon. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, o aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalik mata. Aking diwata. Tamang hinala, di makapaniwala, na nakita na ang pinakamakinang natala. Aking diwata. Walang katapat, pagkamat pinagbawalan, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, o aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan. Nanghihinayang gustong gusto kita, kausapin makilala, subalit may kaba. Kaya nahihiya lang sinayang. Anak katakdang tadhana, karapat dapat nga ba na maganda rapa sa isang prinsesa na may delikadeza. Kesa sa ganon, baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako. Liparin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma pa rin kahit sabihin hindi tayo bagay. Kasi tao tayo sumaragsa at malumanay. Kung sa bagay, karangalan ko alagaan at pahalagahan ang natural mong kagandahan. Aminin ko manong hindi kapag nasa paligid. Pasimple nang umiite sa nakakutaman. Ngayon ka bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat inugusto pero natutukso.
sabihin nila hindi kita ipagkakaila pagkat ikaw lang ang minamahal ko o aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Aking diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Aking diwata. Wala ka tapat pagkamat pinagbawalan, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko o aking diwata. Kay ligaya ko, nahanap ko na ang babaeng pinapangarap ko. Huwag kang magbitiw ng matatamis na salita, mag-isip na gerero. Tandaan mo, kasama ka sa digmaan, at higilin mo rin ang puso ko. Aking sintang Laura, pinapangako ko, ako ay babalik para sa'yo. Hindi ba katagal ang inyong kaligayaan sa aking mahal na kaaway? Hindi kita papayagang manalo ulit. Kailangan ko nang magpaalam, aking sinta. Panalangin ko'y huwag sana magalusan at masakasal. Ingatan mo ang iyong sarili dahil pag-ingat mo sa akin. Pangako yan, aking sinta. Tara na, Durante. Nais ko na pong bumalik ng Albania, mahal na hari. O sige, ngunit ipahintulot ko muna na magkaroon tayo ng kaunting salo-salo para sa kasiyahan. Sapagkat hindi kayo magtatagal.
Mahal na hari, pinapatawag niyo daw po ako. Maupo ka. Kinalulungkot kong ipagpaliban ang inyong kasal ni Laura sapagkat kailangan ka namin sa magaganap na labanan laban sa mga Turko. Dito tayo magtatayo ng butang hanggang sa matapos ang labanan. Tayo na at lumaban at patayin ang mga Turko para sa Albania. Sugod! Magdiwang sapagkat muling nanalo ang grupo ni Florante. Salamat at muling ligtas ang aking mahal na si Florante! Ngayon lang yun sapagkat mamamatay din ang pinakamamahal mo si Florante. Pero bakit? Bakit mo ito nagawa sa amin? Sa akin mo dapat ipakasal si Laura at hindi kay Florante. Hindi! Laura, sa akin ka na. Ikulong siya at puputan ng ulo. Magiging ama niyang si Duke Preseo. Minandro, ito kaibigan, may sulat ka. Bakit kaya ako pinapauwi ng Alban? Kung ano man yan, kasamaan kita kaibigan. Habang wala ko, kailangan mo munang mamunuri ko, Minandro. Sige, mag-iingat ka. Anong kataksilan to, Adolfo? Anong ginawa mo kay Hari Kinseyo? Kaibigan, wala na siya. Maging ang inyong ama. Ako na ang bagong hari ng Albania at ang may-ari sa puso ni Laura. Hindi! Hindi totoo yan sinasabi mo! Hindi mangyayari yan! Ipatapon niya sa gubat. Hindi! Hindi! Buong akala ko, magwawakas na ang buhay ko. Hanggang sa inilisat na ako. Tulad mo, pinagtaksilan din ako ng kapalaran. Ang ibig mong sabihin, kinuha ko ang lahat para sa aming karamihan. Ngunit sa isang iglap, nasira ang pagsasama namin ng ama. Ama, magpapakasal na kami ng kasintahan kong si Clarita. Magpapakasal? Hindi mo pa nga napapatunayan na kapat dapat kang maging hari. Hindi! Hindi maaari! Ipapadala kita sa digmaan! Pinatambang mo ang aking mga magigitig na kawal. Karapat-dapat lamang napatawan ka ng kamatayan! Anong ginagawa mo dito? Nais lang yung ama na magpakasal ko sa kanya. Kung papayag ako magkipagkasundo, may liligtas ang iyong buhay. Huwag kang papayag, Florida. Di bali nang mamatay ako. Huwag ka lang magpapakasal sa masama kong ama. Ngunit hindi ko kayo makita ang kamatayan mo, mahal ko! Huwag! Huwag, Florida! Huwag! At isang araw, pinatapon ako ng aking ama sa gubat na ito. Kapalit ng pagsang-ayon ni Florida sa kagustuhan niya. Tayo, kaibigan.
Dapat tayong maglingkod. Ngunit ano ang nakuha nating kapalit? Ladin? May narinig akong mga tinig. Parang nagmula roon. Ng isang Ginoo. Sinong napakasamang Ginoong iyon na gusto kong pagsamantalahan? Siya, si Adolfo, ang taksil na umagaw sa trono ng aking ama. Ako, si Laura, ang anak ni Haring Nenseyo ng Albania, na nakatakda na sanang ikasal sa aking sinta na hukbo ng aming kaherian. Subalit dahil sa pagtataksil ni Adolfo, nagdusa ang aming kaharian. At hindi ko na alam kung nasaan pa si Florante. Paano ko napadpad sa ganitong ulang? Hindi nagtagal ang kataksilan ni Adolfo na dumating ang ugbo ng aming kaharian. At kinalagkad niya ako dito upang tumakas. Ang napaslan ko pala ay ang taksila sa Adolfo. Wala pala tayong pagkakasalan sa kapalaran. May kasintahan din ako si Aladdin, ang prinsipe ng mga Moro, ang anak ni Sultan Al-Adab. Nagmamahal at nagpangak siya kaming magpakasal. Ipinadala siya ng kanyang ama sa digmaan. Siya ay nabigo kung kaya't hinatulan siya ng kamatayan. Ang pagpapakasal ko sa kanyang ama ay ang kapalit ng pagpapalaya sa aking sinta. Ngunit bago pa man ako ikasal sa kanyang ama, ako ay tumakas. May mga tinig akong naririnig. Totoo ba lahat ng aking narinig? Bakit? Nagdududa ka pa rin ba? Patawad sa aking pagdududa, mahal. Tala ko hindi na tayo magkikitang muli. Huwag kang mag-alala, mahal. Magkasama na tayo nun. Hanggang dito na lang, kaibigan. Mauna na kami. Gayun din, ikinasal sina Florida at Mahal.
Doon nagtatapos ang storya ng pagmamahalan ni na Florante at... Ah! Ang ganda po pala ng istorya ni Rain ng Laura at Haring Florante. Nga po pala, ano pong pangalan nyo? Ako? Ako si Reina Laura ng Albania. Reina Laura? Albania? Gising natin!